Gaya nga po mga idol nang ibinalita ko kahapon, bago man nga po magsimula ang naging laro kanina ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers ay nagkaroon muna nga po ng kaunting seremonya sa pagkuha ng Lakers sa kanilang inaasam-asam na championship ring. Kaya dito nga po sa ating bagong video ay ipapaalam ko nga po sa inyo ang buong detalye patungkol sa nakuhang championship ring ng Los Angeles Lakers. Balita ko pa nga mga idol, ito na nga daw po ang pinakamahal na sing-sing sa history ng NBA. Pero syempre, bago nga po tayo pumunta dyan, ay ipapasilip ko nga po muna sa inyo kung naging epektibo nga ba ang bagong triangle offense na ginamit ng Clippers para kay Kawhi Leonard. Kaya tara, samahan nyo ko mga idol. Napagtagumpayan nga po ng Los Angeles Clippers mga idol ang kanilang unang laro nang matalo nila ang Lakers sa opening night ng regular season. Pero masyadong maaga pa nga po para mag-celebrate agad ang Clippers, lalo pat hindi nakukuha ang titulo sa isang panalo lang kundi sa kanilang huling panalo sa pinakahuling stage ng kompetisyon. Subalit, aminin man nga po natin o hindi, impressive naman nga po talaga ang kanilang naipakitang performance kahit hindi pa rin nila naaayos ang kanilang problema sa loob ng court. Kung napansin nyo nga po lamang mga idol kanina, malapit na nga po sanang makapag-comeback win ang Lakers mula sa pagkakatambak nila sa first quarter. Well, ganyan nga po ang naging problema ng Clippers last playoffs laban sa Denver Nuggets. Ang pagkakaiba lang nga po ngayon mga idol ay hindi sila pressured na manalo o matalo. Mabuti na lamang nga po ay medyo naging epektibo naman ang dinisenyong triangle offense ni Coach Ty Lue para kay Kawhi na nakapagpakita ng solidong laro. Nakapagtala nga po siya dito ng 26 points, 3 assists at 2 rebounds sa kanyang 34 minutes na paglalaro. Bagamat man nga po malimit lamang na nagagawa ni Kawhi Leonard ang ganong klaseng opensa, malaking tulong pa rin naman nga po yan upang madali siyang makapagtala ng puntos. Gaya kanina na nakagawa siya ng mga komportableng tira katulad ng fadeaway shots at mid-range jumper habang siya ay nasa low post. All in all, kahit man nga po malimit na natche-check ng depensa ng Lakers ang ganitong opensa, asan pa rin naman nga po natin na kapag napulido niya ito ay magiging mapanganib na nga po sila laban sa kahit anumang kupunan. Samantala, sa ibang story naman nga mga idol, natanggap na nga po kanina ng Los Angeles Lakers ang kanilang championship ring bago man mag-umpisa ang kanilang unang laro kontra sa Los Angeles Clippers sa kanilang naganap na pre-game ceremony sa loob ng Staples Center. Pero ano nga ba ang iba pang detalye na dapat nating malaman sa championship ring ng kupunan? Well, para nga po sa inyong kaalaman mga idol, ang nakuha nga pong championship ring ng Lakers ay dinisenyo ni Jason Arashevin ng Jason of Beverly Hills. Siya na rin nga po dati ang nagdisenyo noon ng championship ring ng kanilang kupunan taong 2009 at 2010. Ginawa lamang nga po niya ito mga idol ng halos 70 days mula nang magkampiyon ng Lakers dahil sa napakaikling off-season ng liga. Pero kahit man nga po minadali ang paggawa ng nasabing sing-sing ay hindi nga po ito basta-basta, dahil ayon nga po sa nakakalap nating balita, ito na nga po ang pinakamahal na championship ring sa history ng NBA. Ang masayang parte na rin nga po dito ay ang pagkakaroon nito ng napakaraming kwento, katulad na lamang nga po ng 17 amethyst stone na nakalagay sa letrang L sa harapan ng sing-sing na nagsisimbolo sa 17 championship ring ng prangkisa. Meron rin nga po itong 0.52 carats ng yellow diamonds na nagre-representa ng 52 wins na nakuha ng kupunan last regular season, kaya nakuha nila ang top seed sa Western Conference. Bumibigat rin nga po ang bawat amethyst stone na nakalagay sa nasabing sing-sing na umaabot ng 0.95 carats na nagre-representa sa 95 days na pananatili ng team sa loob ng Disney World. May nakalagay rin nga po ditong salita na unite at leave a legacy na mahalagang salita na nagtulak sa kanila na manalo ng kampiyonato.
Meron rin nga po itong removable top kung saan makikita ang jersey ng mga retired Laker great, specially ang numero ng namayapang si Kobe Bryant. At higit nga po sa lahat mga idol, ayon nga po kay Jason, ang pagkakaroon nga po ng 16.45 carat ring na mayroong 804 na magkakaibang klase ng bato ang maituturing na most valuable championship ring sa history ng NBA. Sa nakalap rin nga po nating balita, wala pa naman nga pong inilalabas kung gaano nga ba talaga kahalaga ang championship ring ng Lakers, bagkus sinabi lamang nga po nito na hindi nga daw po ito matatapatan ng kahit gaano mang kalaking pera. So yun nga mga idol, once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol, at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button dito sa ating channel, at huwag nyo rin kalimutang i-follow at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron nga po tayo mga NBA balita doon. So yun lang mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo lahat.